Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Coast Guard ang panibagong insidente ng banggaan sa West Philippine Sea. May report si Eileen Taliping. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Coast Guard na imbestigahan ang pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo sa ipinatawag na command conference itong Lunes ng umaga sa Malacanang kung saan tinalakay ang panibagong paglabag ng China sa Ayungin Shoal. Ayon sa Presidential Communications Office, dumalo ang lahat ng security officials sa palasyo at pinag-usapan ang insidente. Nais ng Pangulo na matukoy ang lawak ng naging paglabag ng China alinsunod sa mandato ng International Maritime Laws sa ginawang mapanganib, ilegal at irresponsableng maniobra ng China Coast Guard sa mga barko ng pamahalaan. Kinundena ng mga opisyal ng ehekutibo, mga mambabatas at maging ng ibang mga bansa ang ginawa ng China dahil kitang-kita sa inilabas na video footage ng gobyerno na sinadyang barko ng China ang pagbangga sa barko ng gobyerno para harangin ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ako si Eileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Hindi rin nagpahuli ang mga senador sa pagpapahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkondena sa panibagong insidente sa West Philippine Sea. Para sa buong detalye, nariyan si Raymond Tinaza. Maaaring kinundenahan ng mga senador ang panibagong collision incident sa Ayungin Shoal kung saan hindi lamang hinarang o hinabol kundi binangga umano ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission. Nanawagan si Senate President Juan Miguel Midge Zubiri sa Chinese Coast Guard na respetuhin ang buhay at sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at iba pang international law. Git naman ni Senador Jinko Estrada, hindi katanggap-tanggap ang pangyayari nito, aksidente man o hindi. Patunay daw ito ng kawalan ng respeto sa atin at sa ating mga kababayan. Si Senator Risa Ontiveros naman, naniniwala ang kasalanan ng Chinese Coast Guard ang collision incident. Aniya, ang ating Coast Guard ay may karapatan sa West Philippine Sea at walang karapatan ang China na sila'y itaboy. Ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko.